Dako naman tayo sa Marikina. Doon po ang water level ng Marikina River ay nasa 18 metro na. Nako, balita ko, 19 na nga raw at kumakatok na sa 20 na daw, 20 actually, meters. Oh. At nasa tuhod na ni Marikit, yung malaking estatwa doon sa ilog, ang tubig. Nandun po para ipakita po sa atin ang nangyayari paliwanag. Mobile Journal, Ivan Tarinkay na nagmamonitor ng sitwasyon. Ivan, tuyong-tuyo ko dyan ah. Pops Nerd, Pauline. Actually, sa mga oras na ito, pumatak na sa 20 meters yung tahat ng water level dito sa Marikina River. No? Kanina, may mga nakakausap tayo. At nakuha natin, data na gagawin natin, is around 15,000 na residente ang nasa evacuation center. No? So far, ang hinihanda ng Marikina LGU ay 15 evacuation centers na pwedeng puntahan ng ating mga kababayan o mga residente apektado ng baka dito. Oh, Ivan, nasaan ka ngayon at ano yung nasa likod mo? May nakikita kami na puno na nakalubog na sa tubig. Okay. So, Pops Lord, puli, pwede ko kayong iikot actually. No? So, eto sa likuran ko, ayan, yan na mismo yung ilog. Abot na, malapit na sa bubong. Ganyan nakataas yung ilog ngayon. Actually, kanina, mga around 10 a.m., nakatayo pa kami doon sa ilalim nung tulay. No? Doon pa kami nagmamonitor kaninang umaga. Pero mabilis din yung pag-akyat ng tubig. Kaya makikita natin, wala na yung iHeart Marikina kanina. Yun yung measurement ko kanina kung gano'n nakataas yung tubig. Eh. Mm-hmm. Pero ngayon, wala na. Lubog na yung mga poste, lubog na yung mga puno. Halos kalahati na lang yung makikita. Ayan, Pops Lord Pauline. Yeah, go. Ivan, pag third alarm, sabi mo nga kanina, no, forced evacuation na ito. So, naging madali ba yung paglilikas sa mga residente? Nag-cooperate ba naman sila? So, Pauline, latest na nakuha nating data, 15,000 na mga residente around Marikina and around Marikina yung mga nailikas na at nasa evacuation centers na, no? So, kayo nga, pagdating ng third alarm is forced evacuation na. So, walang hindi pwede. Oo. Lahat kailangan talagang kunin. Yes, Pops Lord Pauline. Ivan, yung kinatatayuan mo ngayon, nasa side ka ba ng Provident Village o yung side na papunta na sa bayan? So, Pops Lord, nandito tayo sa may side ng bayan. Actually, ito lang yung parang masisilungan dito sa lugar na to eh. No? So, ito actually maraming mga spectators sa hayo na nakatama dito na nakikiusyoso din. Andito sila mga nakikiusyoso din. Mautak na bata itong si Ivan. Oo. Okay, Ivan, kasi yung first floor kung saan man yan sigurado ako, lubog na sa tubig. At balita ko, may mga taga Provident Village daw na kailangan ng lumikas. Tama ba? Kasi ganyang levels, huling Undoy at Ulysses levels na yan, ha? Tama ka dyan, Pops Lord, no? Kanina kino-compare ito doon sa lakas ng pag-ulan nung dala nung Undoy. Pero, ayun nga, ito, 20 meters, no? After a few years, saka lang ulit umakyat ng 20 meters. Yun nga yung sinasabi natin mga nagmamonitor dito, no? Parang after Undoy pa, last na tumaas ng ganyan yung tubig dito. Tapos, Pops Lord, bigyan na rin kita ng update. Yung mga taga-Provident, medyo may bagong, bagong dike doon last time na pagpunta natin. So, ayun, hindi pa natin mamomonitor masyado kung kamusta na kaya yung mga tao doon at ano na yung update sa amin. Pops Lord, naging yearly tradition na eh. Hanggang saan na yung tubig kay Marikit? Yung malaking estatwa dyan sa puntong ito. So, Pops Lord, actually hindi natin siya makikita kasi nandun siya sa may kabilang side, no? Andun siya sa may kabilang side, pero pag mga gantong levels, usually nasa around waist level na yun eh. Mm-hmm. Around waist level na yung ganyang kataas. Kanina kasi yung mga around 10 a.m. nasa paahan na niya. Mm-hmm. No, ganun nakataas yung tubig kaninang umaga pa lang. Eh ngayon, medyo lumalakas pa yung ulan, tuloy-tuloy pa yung ulan. Oo. Nakaharap pala sa kanyang camera. Ay hindi, baliktad. In fairness, maganda yung natin, kulay. Oh, Ivan, yung mga tao sa likod mo, naghihintay ba ng order sila yan? Gano'n raw katagal para sa Big Mac? Ayan, Pops Lord, mga nakikiusyoso din. Kanina. Ayan, mga kumakamay pa. Oo. Uy, baka pwede natin sila kuusapin, Ivan. Okay. Baka pwede namin kayo ma-interview, brother. Bata. Oo.
Saglit lang, bro. Tanong mo ka, taga saan sila? Taga saan sila? Taga saan ka, brother? Taga saan ka? Taga San Toninyo. Taga San Toninyo ka? Hindi pa baha sa inyo ngayon? Baha po. Bakit ba't nandito ka? Tumakas po sa evacuation. Tumakas kasi evacuation. Pero bakit? Kamusta bakit? Yung evacuation natin doon? Kamusta? Pwede nga. Kamusta yung evacuation center natin? Saan ba kayo naka-evacuate ngayon? Sa San Toninyo ko. San Toninyo? Anong may school? Elementary po. Oh, San Toninyo Elementary. Kamusta naman yung evacuation center natin doon? May mga pagkain pang dumating? May mga relief goods pang dumating? Siguro on the way pa lang po. On the way, pero wala pa? Wala pa. Wala pa. Pero bakit ka nandito since dapat nasa evacuation center ka na? Dinamahan ka lang po mga kaibigan ko. Dinamahan mo lang. Mga masama kayong kaibigan. Dinamahan lang sa bagyo yung tropa ninyo. Pero, ayun, Pops Lord. Yes, Evan, nasalba pa, nila, pa ba nila yung mga gamit nila? O unexpected nga yung pagbaha? Masyadong nagulat ba sila doon? May mga nakuha ba kayong gamit? May mga nasalba ba kayong gamit? Or expected nyo na? O kagabi pa lang nakabalot na yung mga gamit ninyo? Inakit na po namin sa taas. Kagabi? Opo. Pero Evan, ano ba, yung ganito kataas sa tubig ba? Inaabot na yung taas ninyo? O hindi pa naman? Kapag umabot na po dun sa may 20 po. Abot na po siya ng... Hindi na sa 29. Ay, 21 po. Kawapot na po siya ng... Evan, siguro malapit na po siya mag-serong po. Kasi pa ganun. Evan, yes, pakitinong sa kanya kung kailan niya huling nakakita ng ganyang kataas yung tubig. Ikaw, brother, alam ko laking Marikina ka. Kailan huling last time na nagkaroon ng ganito kataas yung tubig sa ito sa ito? Noong Ulysses po. Ay, sorry. Ulysses. Okay. Matindi na. Ulysses, kailan yun? 2021, tama? Okay. Mm-hmm. Okay, mga Ulysses pa daw, Pops Bird. Oo. Kulin yung last time na ganito kataas yung tubig dito. Mm-hmm. Ano, sige, maraming salamat. Evan, thank you. Oo, pero Evan, sana ma-check din natin yung mga evacuation center, no? Kasi meron dito sa nakapost sa XA, yung mga alagang hayop daw, bawal ipasok sa mga evacuation center at tinatali lang daw sila sa labas ng elementary school. So, kawawa rin yung mga hayop, no? Pag ganitong maulan. So, sana... prioritize din natin sila. Check natin yan mamaya. Pero for now, maraming salamat, mobile journalist Evan Tarinque.